The time now is 12:16. Okay. So kaka-out lang din natin galing sa trabaho. And it's midnight camping here ulit sa Cavite. And I just wanna share another episode in another day dito sa ating pag-car camping, living in my car. So same pa din, dito pa rin tayo nakatira sa sasakyan natin. And it's another day kung saan tayo ay nagkukwento at nagbabahagi sa inyo kung paano ba tayo nakakatulog at the same time nakakapagpahinga dito sa loob ng sasakyan natin. So for today's episode, ngayon galing tayo ng Binyan. Okay. Tayo ay nag duty ngayon sa Laguna. Hindi muna dito sa Cavite. Dito lang tayo naka-base kasi. So dito tayo nag-stay, dito tayo nag-overnight. And so far, tayo ay nag-enjoy naman. So for this episode, hindi naman tayo magtatagal ng ganito kadilim kasi kailangan ko na rin matulog para makapag-conserve tayo ng energy kinabukasan. Siyempre, para hindi naman kayo masyado nadidilaman sa mga episode natin, nag-adjust na tayo. Nakagawa tayo ng paraan para magkaroon ng konting liwanag yung mga vlogs natin kapag gabi. At yan na nga yun, yung ating improvised na lalagyan talaga ng ring light ko yan eh. So meron tayong bulb na nagagamit. Ito yung nilagyan na natin dun para magkaroon naman ng konting liwanag yung mga vlogs natin kapag gabi. At bago ko na rin tuluyang isarado yung araw natin ngayon, dahil medyo pagod tayo ngayong araw na to. First time ko na magbiyahe ng Balikan from Imus to Binyan. Gusto ko magpasalamat sa inyo kasi kahit papano ay bumabalik na yung dating views ng channel natin. Salamat sa mga luma at mga bago na patuloy na nanonood kay Fredo Legs. Okay, so sarado na natin yung araw ko ngayon. Maraming salamat sa inyo. And sa mga hindi pa nakasubscribe, sa mga bago, subscribe na kayo. At sa mga luma, like nyo naman yung video natin. Okay, so maraming salamat and I'll see you tomorrow. Good night. Morning. So ayun na nga mga ka-tours, ako ay ginising na ng araw dahil wala nga akong pa-cover dito sa gigisingin ka na rin ng init kapag ka mga ganito ano, pero napakasarap. I had a good sleep. Nakatiretso naman din kasi ako, nakakabiling-biling din ako kapag nangabit ako sa isang sleeping position. Ayan. So tatanungin niyo kung komportable ba. Malapit sa komportable kasi syempre iba pa rin yung comfort kapag nasa kama ka talaga, pero near to comfortable naman yung pagtulog natin. Okay, so first step, kailangang ligpitin ang higaan. Siyempre, hindi makukumpleto ang ating morning kapag hindi tayo nagkape. Okay. So kung tatanungin niyo ako kung gaano ka komportable ba yung tulog ko, ito lang naman yung oras na nagising tayo. Nakikita. Ito ba? 8:07 na. So tumagal ako ng engine katagal na nakatulog dito sa kotse kay Mira. Okay. So time na para magligpit, magayos-ayos, and syempre magkape. Let's go.
dahil medyo mainit na dito sa pwesto natin, eh ice muna natin yung pwestuhan para naman hindi naman sobrang init. Kasi magkakape pa tayo eh. Well, di ko pinopromote to pero effective sa akin to. Para sa ayos na digestion tsaka pagtanggal ng mga taba-taba sa katawan. Ito ang iniinom ko kapag umaga and especially kapag kakagising lang. Siyempre bago yun, tubig muna, then James Coffee. James Coffee, baka naman! Ito yung isa sa mga gustong-gusto ko na moment sa camping. Ang bagal ng oras. Kakaroon ka ng moment sa buhay mo na makapag-reminisce nung hindi lang nung mga past experiences mo, mga future plans mo, kundi yung ano yung nangyari sa iyo kahapon, tapos pwede mong i-plan yung mga gagawin mo for the day. Habang umiigop ka ng mainit na kape. Kumbaga, it's like an escape dun sa sobrang fast-paced na buhay natin ngayon. Na to the point, minsan nakakapag-cause ng stress, depression, tsaka anxiety sa akin. At kung ikaw na nanonood ngayon na experience mo yan, well, I'm saying na isa to sa mga not totally na nakagamot kundi nakatulong dun sa anxiety at depression ko.
dahil tapos naman na tayo magligpit, okay, time naman para mag-exercise ng konti at maligo. Then, pasok na tayo sa trabaho mayamit. Let's go! Sama kayo sa akin. At okay, so nandito na tayo. Habang free time pa naman natin, mamaya pa yung duty natin, eh, free to use naman yung ating court dito sa ating work. So, papawis tayo ng konti dahil holiday ngayon habang binavlog ko to, eh, solo natin yung court. Ang ganda ng court dito, standard. Solo-solo natin ngayon. Napagod na nga ako. I think that was at least 45 minutes of workout. So, ano na rin tayo? Sulit na rin ba? Pahinga muna, then shower na tayo. Sabi ko dati, darating ang panahon, titingalay nyo rin ako. Hindi dahil nagmamataas na ako, kundi dahil nasa second floor yung opisina ko. At dahil hindi ko pa naman official time sa trabaho, eh, dito muna ako sa pantry. Mag-iinit ako ng food ko. Coffee ulit. Tapos, ayun, afternoon, work na tayo. Isa rin ba kayo sa pinapabawanan ng inyong misis? Well, sa akin, syempre, kahit na malayo na yung ating pinatabawuhan, eh, hindi pa rin nakakalimot siya. Mama, bigyan tayo ng napakasarap na pagkain. Yung effort ba na pagluto? Samahan natin yan ang malupitan itlog. Mix natin. Mekos-mekos na yan! Na-ref siya ng overnight, eh, kailangan ko muna siyang iinit bago ako mag-proceed sa aking experiment. Hindi ako sigurado sa gagawin ko, eh, kung ano pang magiging kalalabasan nito. Adobo na binasaga ng itlog. Yan. Mekos-mekos na yung itlog insan. Ano kayang lasa nito? Hinitin na lang ulit natin sa microwave. Mukhang malinamnam naman. Rice natin, ayos na. Ingitin natin ulit. At syempre, habang hinihintay natin yan, eh, kumuha muna tayo ng kape. Ha? Huwag tayong titigil hanggat di tayo yung pinagkakapyan. Grabe, napakasarap tumambay dito sa pantry. Kasi pag tumatambay ako dito, diba? Kita na naman yung view, diba? Nakaka-relax. Feeling ko, sa akin lahat ng mga nakikita ko dito. O, diba? Ang ganda, eh. Diba? Tapos, andito yung, diba, view mo. Diba?
ang sarap ng makikita mo dito habang umiihip ka ng kape, kumakain ka, di ba? Eh, oo. Di ba? Ayos, so luto na yung pagkain. Kain na tayo. Kinakabahan ako sa magiging itsura nito. Minikos-mikos natin eh. Oh? At yan ang kinalabasan nung adobo na minikos-mikos ng itlog. Yan. Yung itlog humalo dun sa sabaw. Ayun o. Tingnan natin kung anong lasa. Ano nangyari? O, diba? Ang sarap kumain kapag ganito yung nakikita mo. Tapos, ganito yung ambience, di ba? Susulitin ko to kasi madaan lang to. Okay? Lasang stress-free environment. Ay, grabe. Napaka-peaceful. Parang iba yung lasa ng kape dito, ha? Masarap pala to. Adobo na babasagan mo ng itlog. Ano tawag dito? Adobong initlog. Okay, tapos na rin tayong kumain. Mag-official time in na rin ako. So, yun lang. Sana na-entertain ko kayo sa vlog natin na to. And sana nag-enjoy kayo. And so far, the lesson I'm learning in our series vlog natin na ganito na tayo, ganito yung sitwasyon natin is walang masama na maging masaya ka mag-isa. Not totally to the point naman na iwanan mo lahat ng mahal mo sa buhay at maging mag-isa ka. No. What I mean is there are moments na kahit mag-isa ka is that doesn't necessarily mean na malungkot ka or dapat ka maging malungkot. Nasa pag-uusap lang yan with your loved ones, intindihin, di ba? And realizing the sacrifices na kailangan na paglaanan talaga ng time. Ayun. So yun lang mga ka-doers, I'll see you on the next vlog. Peace be with you.